Sa showbiz balita, kontrobersyal na pelikulang Made in Malacanang abay kumita ng 21 million pesos. Tagumpay ng pelikula pagbabalik sigla ng Philippine Cinema ayon kay Senator Amy Marcos. Detalye sa balitang showbiz, hello Ate Len. Okay, hello JR, hello to all. Kay binahagi ng Viva Films at Vina Sentiments na kumita ng 21 million ang pelikulang Made in Malacanang sa opening day last August 3, 2022. Samantala, pinagtutsadahan ng Vina Sentiments ang mga apin na pinklawans. Uy, may patutsada, ano ra? May patutsada. Ano daw? Ito Ryan o ang patutsada Kent. Ay, at Ryan, kayo. Makinig kayo. Kahit pa kunwari di maintindihan ng mga pinklawans ang pre-selling at black screening, pinalalabas na libre ang tickets at namimilit ko no. Napay ko no. Tanggap na namin yung bitter reasons nila para mas lalo silang malugmok sa inggit. Oo. Meron pang say nito na sa kanilang Facebook post kahapon, Agosto 4. Yun. At tila nananawagan ang Vina Sentiments sa 31 million na. Uy, na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos. Ano sabi? O, pero yung akala ko ba, 31 million ang boto. Bakit daw, 21 million lang yan? Bahala na kayo. Saan nito? Oh. Ay, kayo talaga. Patutsada pa ng Vina Sentiments, may pang madyong na kami. Sino, Babakas? Oy, sino? Sino? Oh, ngano kasi naging controversial atin. Yes, yung madyong, no? Nagmamadyong daw mga madre. Doon sa teaser, no? Ipinalabas. Ipinakita din yun sa teaser. Samantala, ibinahagi naman ni Senator Amy ang FB post ng Viva na nagsasabing ito na raw ang simula ng muling pagbabalik sigla ng sinihang Pilipino, JR. Ito na rin kasi ang unti-unting pagbabalik ng pagbubukas ng mga sinihan sa publiko matapos ang lockdowns at mahigpit na health protocols kaugnay ng pandemya. Hey, wow. Matatandaan na binatikos ang Made in Malacanang dahil sa naging issue umano ang tungkol sa madyong na nga ilabas ng Viva Films ang teaser ng isa sa mga eksena sa Made in Malacanang kung saan makikita na nakikipaglaro ng madyong si dating Pangulong Cory Aquino sa mga madre. Yun. Yun ang naging controversial eh. Yun ang naging controversial. Pero sabi ni Daryl Yap, ang director ng Made in Malacanang, ano lang daw? Katuwaan ba? Katuwaan. Pampalipas oras. Pampalipas oras. Yun ang sabi niya. Yun ang sabi niya. Kaya, sige lang. Aabangan natin yung mga updates, no, JR? Yes, okay. Thank you. Controversial na word. Pag ako ang makontroversial, lagot kayo kay Dear Ate Len. Nako! Kaya, yan ang ating showbiz balita this morning. And the Ate Len, ti amo, I love you.